Okay, boys. Let's move out. Salamat. Ngayon ang birthday ko talaga. Alamin ko ang tunay na pagmamahal. Pangako yan. Ano? Sabi mo magkaibigan lang tayo? Hindi ah. Sinabi ko lang yun. Para iligtas sa'yo. Bahala mo pa akong iwan dun. Gusto mo ikaw ang pakawalan niya. Ay, ayaw ko niya pakawalan nung huna eh. Sabi ko ako na lang para... Sinungaling! Magmula ngayon, mag-isa ka na lang. Obvious naman na pumalpak ako sa birthday niya. Pero ang sarap ng pakiramdam ko pagkatapos. Kasi proud akong makasama siya. Sa maniwala kayo at sa hindi, nasunod din ang mga pinlano ko. Kahit na may konting kapalpakan. Nagdududa kayo, no? Antay lang, ha? Tandaan ko po siya. Pag pupunta siya dito noon, lagi siya may kasama hanggang mga isang taon. Di ko nga po maalala kung last spring ba yun o last autumn. Pero isang araw, pumunta siya dito na nag-iisa at humingi sa amin ng pabor. Kung pwede daw, kahit sa araw na yun lang, huwag kami magpapaupo sa silyang madalas upuan ng kasama niya. Nang balita? Oh. Ay. Ang aga mo ah. Ah, paano kasi? Galing lang ako dyan sa malapit. Hindi mo ako na-miss? Na-miss? Pag magkasama kami, pinipilit niyang ipakita na mukha siyang masaya. Sa bagay, gusto ko siyang maging masaya. Ano order niyo, sir? Iced tea, please. Gusto mo mamatay? Magkape ka. 2 coffees, please. Kilala ko na siya. Sa labas, masaya ang pinapakita niya. Pero sa loob, punong-puno siya ng kalungkutan. Mukha kang timang. Anong hinihiting-hiting mo dyan? Ha? Ah, wala. Exciting yan. Na naman? Bakit? Ayaw mo? Alam ko madi-disappoint siya. Pero para sa kapakanan niya, kailangan ko na sabihin sa kanya ang totoo. Mukhang maganda. Pabasahin ko na. Ngayon naman, martial arts film ang tema. Ang papel ng bidang babae sa pelikula ay isang bounty hunter. Yung kontrabida naman, wala sa ayos. Nagsusot ng rain slippers kahit natirik ang sikat ng araw. Sa criminal na wanted sa maraming lugar. Nagkagulo-gulo yung history sa setting. Nangyari ang kwento ng lumusob ang mga hapon sa panahon ni King Sejong. Ang lagulo. Tapos ang tatay niyong hari ay yung tyrant na si King Yeon-san. Basta ang ending, kinalaban ng bidang babae yung kontrabida. Malakas ang buhos ng ulan, pero umaaraw. Thank you.
Yung bidang babae na ang naging hari, nakilala siya bilang si Kim Jong-yu. Tapos ganun na naman, galing sa future yung babae. Exciting, hindi ba? Tanong ko lang ha, bakit yung bidang babae laging galing sa future? Sa future kasi, sobrang advanced na ng science. Naimbento na nilang time machine. Pag gusto nila mag-travel, napupunta sila sa nakaraang panahon. Anong malay natin? Baka may mga tao ditong galing sa hinaharap. Yung mga sinasabi nilang UFO, palagay ko mga time machine yun talaga. Balang araw, may makikilala ako from the future. Sa hinaharap. Tapos, pag may nakilala ka, sabihin mo, isama ka na ha? Ano? Hindi. Joke lang. Favor, pakibigay ito sa Shinsine. Ang gusto kong cast, si Han Seok-yu at si Shim Yun-ha, bida sa Tell Me Something. Si John Do-yun, pwede na rin. Hello po. Nag-usap lang tayo kanina sa phone. Ito ko yung script, The Warrior's Sad Love Story. Mula nung pumunta ako sa Shinsine para ibigay yung script, hindi na sila tumawag. Hoy! Teka nga, mukha bang coloring book mo tong tren? Huwag mong sulatan ng sahig! Papatulang kita! Lipstick ko to ah! Palagi ko siyang hinahatid, kahit hanggang sa Bupyong Station lang. Yun ang gawain hindi dapat mawala sa ating mga lalaki. Habang nasa daan, naglalaro kami. Para naman masaya. Pagkakaliwang taong tumapak pagkalampas sa linya, panalo ko. Pagkaanang paa naman ang nauna, panalo ka. May premyo ba? Ano kayang pwede? Eh kung kiss na lang. Anong kiss? Huwag mo namang ilakas! Gusto mo mamatay? Hindi. Ikaw mag-decide. Pitikan na lang. Ha? Pitikan na naman? Bakit? Pwede mo rin naman akong pitikin ha? Okay, cool. Eh parating. Hanan. Hanan. Alam mo, sa tingin ko, hindi yung patas. Babae ako, hindi ba? Sampal na lang sa akin. Ano ka? Hindi e sasampal na rin ako. Pero babae naman ako eh. Pantay lang ang babae at lalaki. O sige ba? E pareho natin. Matatalo, sasampalin. Huwag mong hinaan. Pag hinaan mo, upakan kita. Lakasan mo pagsampal mo sa akin ha. Pag hindi mo nilakasan, patay ka talaga sa akin. O sige na nga. Titik sa akin. Sa'yo sampal. Dapat lang. Hindi patas yung kanina eh. Dapat lang. Hindi ba yung... Nakita mo? Kaliwa ginamit o. Kalimang pa ginamit niya. Kaliwa! Nakapikit ako eh. Tsaka dun siya nanggaling. Ang alam mo, counted lang yung mga nanggaling dito sa kabila. Tumahimik ka maparating na. Yan ah. Akala mo ah. Okay. Sige. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. 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 Kanan. Kaliwa. Kaliwa! Kaliwa! Sigurado kanan dyan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kaliwa! Palitapang! No! Kaliwa! 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 Kanan! Kaliwa! 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 Kanan! Kaliwa! Uy! Pwede ulitan? Ready ka na? Okay! Umarap pa sa akin! Pagkasama ko siya, hindi ko alam kung anong magiging takbo ng mga pangyayari sa araw na yun. Ah!
Nakakasar naman eh! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Huwag mo kasing gamitin kaheta yung mukha mo! Bakit kaya paboritong landing alang bola ang pagmumukha?